May court na dito. Lalagyan na rin pala ng ano dito, semento. Itong court. Dati nung last natin na daan dito, ay walang semento pa dito. So, good job, Pasig. Pero tingnan nyo naman ngayon, oh. Gamit na gamit tong tulay na to. Yan, sa mga kumukontra dati, shout out sa inyo. Lalaki na ng mga kasya, oh. Diba? Lalaki pa yan. Oh, may bandal din dito. Dami. Good morning guys, nasa Brixton tayo street dito sa may Pasig. So bali ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may dalawang tulay na ginawa para maibsan yung trapiko dyan sa may EDSA. Itong Kalayaan Bridge at yung Estrella Pantaleon Bridge, daanan natin, i-update natin yung ilalim niya kung kumusta na. Kasi itong dalawang tulay na to ay bukas na. So may mga parte pa siya na inaayos sa ilalim. So kaya puntahan natin. Ito yung Fairlane Street naman ito. Pupunta na yan sa may tulay, sa may Kalayaan Bridge. Pero sa ngayon ay puntahan natin muna yung ano, ilalim niya. Dito, kaliwa tayo dito. Yan. Ganyan kaganda itong Kalayaan Bridge. Dati maraming kumukontra dito eh, sa proyekto ni Pangulong Duterte. Yan, ito. Under to ng BBB o build build build. Yan, dito lang tayo sa may ilalim. Puntahan natin yung ilalim niya. Sa may Santa Monica Street dito. Tayin nga natin itong ilalim niya. Matagal tayong walang andito update dito eh. Ayan, ito yung ilalim niya. Dito nagpark yung mga volunteer para sa ano, huwag may sunog. Volunteer truck. May court na dito. Nalagyan na rin pala ng ano dito, semento. Itong court. Ayan o. May ba? Ganda na. Dati nung last natin na daan dito, ay walang semento pa dito. So, good job, Pasig. Nalagyan siya ng ano, recreation area dito sa ilalim niya. So, sana ganun din sa mga ginagawa nilang ano, Skyway. Lalo dun sa main update natin dun sa Quirino Interchange. Yan, sana lagyan ng ganito, recreation area. Para yung mga tao dito ay hindi maboring. Ah, ganito yung sitwasyon dito. Diretso lang tayo. Para maaliw kayo. Yan. Ilog Pasig na to, itong kanan natin. Nandyan na yung University of Makati. Yan. Sa tapat niya. Malinis na pala dito. Ayos na. Oops. Balik tayo sa may tulay. Yan, sana dun sa kabila din, sana maayos din dun para maganda, para mabigyan ng recreation naman yung mga malapit dyan. Yan, maayos naman natin ilalim pala. Yan, marami ng mga bata na
naglalaro. Meron din dito, nag-arnis. Ayos na pala eh. Punta naman din yung kabila, kabilang side sa may Makati. Right, let's go. Ayan, akita dito sa may Tulay. Tapos tawid tayo sa kabila. Diba? Ito yung mga kinokontra dati nung panahon pa ni Pangulong Duterte bilang Pangulo. Ayan. Pero tingnan nyo naman ngayon, oh. Gamit na gamit tong Tulay na to. Ayan. Sa mga kumukontra dati, shout out sa inyo. Imposible naman di kayo dumaan dito. Ayan. Ang pangit lang dito ngayon ay yung mga street dwellers na naglalagay ng mga ano, bandal o mga graffiti. Dami niyan, hanggang doon niyan. Meron pa nga doon sa mga ano niya, girders niya. Hindi ko alam paano umakyat yung mga naglalagay doon ng mga bandal. Dami, oh. Grabe. Ah, napakita ko sa inyo yung doon sa bandang girders niya. Ayan, oh. Sana pinturahan na lang ulit to para matanggal yung mga bandag. Oh, mayroon pa dyan, oh. Ano yan? Blacko. Ayan, oh. Sa may banda ng girders niya. Ayan. Kita nyo naman dyan. Paano kayo umakyat dyan yung mga gumagawa niyan? Ah, doon. Sa pinakataas. Saka sila sumasampa dyan, no? Sa may pinaka ano niya, girders niya. Diba? So ikot tayo. Tignan natin dyan sa may ilalim. Oh, may daanan pala dito. Anong pwede dito? Yeah. Hmm. Yan, pwede dito, tumaan. Doon tayo. Check lang natin dito itong project ni Pangulong Duterte na gamit na gamit sa taong bayan. Yan siya. So ginawa ng parkingan to. Baka ano to, inallowed na to ng barangay na parkingan to, kasi yung mga dumadaan dito ay bihira lang. Pwedeng ganun. Hindi natin alam kung paano yung usapan nila dito. Pati rin dyan, no, sa may Center Island. Yan, parkingan na rin dyan. Diba? Gamit na gamit sa mga nandito. Baka nga inallowed na to ng barangay. Hanggang dun na yun. Pati sa kabila rin, sa may tapat niya. Ginawa na rin ano, parkingan. Pero anyway, sa kanilang batas yan eh. So wala tayong magagawa dyan. Yan, dami rin ano dyan, no? Mga bandal sa may ilalim ng ano, itong bridge na to. Grabe. Yung mga gumawa dyan, dapat nakita, dapat eh. Yan. Kasi nasa gilid siya ng daan. Wala man lang sumuway. So sa ngayon ay wala pa. Wala pang mga ano dyan sa baba niya. Puro sa ano palang mga gamit nila. Saka mga sasakyan ng DPWH. So ngayon naman ay puntahan natin yung Estrella Pantaleon Bridge. Yung pangalawa na EDSA Decongestion Bridge na ginawa nung term ni Pangulong Duterte. Pero yung Tulay na yon ay donation yon ng China kasama yung Binondo Intramuros. So dalawa yung binigay sa atin na pinondohan ng China. Alright, let's go. Yan. Malapit na tayo sa may Guadalupe Bridge. Yan. Bale, yan na yung EDSA. So ginawa yung dalawang tulay na yan. Kasi yung tulay ng Estrella Pantaleon Bridge ay nandun sa may unahan lang.
lagpas nito itong EDSA. Yan. Tapos yung Kalayaan Bridge sa likod lang natin. So maganda yung ginawa nila dito. Pero kitang-kita naman talaga na lumuwag yung EDSA. Lalo na nung nabuksan na yung Skyway Stage 3. Laking bagay. Ngayon ay sobrang lumuwag talaga yung EDSA. So pasalamat tayo kay Pangulong Duterte. Siya yung ano eh, may salita na presidente. Pag sinabi niyang ganito, talagang sundin mo siya. O gagawin mo. Yan, ito na yung Estrella Pantaleon Bridge. Marami pa rin bandal dito. Bumalik na naman. Pininturahan to dati eh. Ah, pininturahan na to eh. Lalo dun sa kabila. Dahil maraming ano eh, mga bandal. Pininturahan. Yan, may pintura na. Pero hindi naman pulido yung pagkapintura kasi. Yan, binabalik na naman nila yung mga ano, bandal dyan. Okay naman itong ilalim niya, malinis. Dito lang banda sa hagdan. O yan, medyo nabawasan na yung bandal. Pero meron pa rin konti-konti. Sobrang dami yan nun eh. Good thing ay pininturahan nila. Kaya medyo nalesen yung mga bandal. Yan, tingnan nga natin dito sa gilid ng ilog. Yan, malinis naman eh. Yan, mukha po konti-konting kalat lang. Yan tong mga akasya dito. Lalaki na. Sobrang liit pa yan nung in-update natin dito na ano. Tinatanim pa lang eh. Pero yan ay ang lalaki na. Nandito may mga bandal dito. So dito naman ay may mga pakonti-konti. Yan. May mga pakonti-konti. Napinturahan natin. Dati sobrang dami niyan, kaya pininturahan nila. Dati ngayon yung gawin nila oh. Para hindi halata yung mga bandal. Pero goods naman na dito. Siguro may naglilinis na dito every week. Ayan na siya. Ito naman yung gilid niya. Oh, may mga ano na dito. May mga puno ng papaya. Ayan o. Tsaka ano, sitaw. O sitaw nga. Tsaka kamote. O ang palaya. Alugbati pa. Dami ah. Kaya lang naapakan kasi dito sa mayan eh. Banda na yan. Kaya pumapangit yung lupa. Lalaki na ng mga kasya o. Diba? Lalaki pa yan. Ganda. Yung carpet grass niya ay nahisira na. Ah, may mga tumatambay dito. Ah, maraming tumatambay dito siguro pag hapon. Yan o. Yan, inuupuan to ng mga tao. Kaya ganyan na itsura. Parang namamatay siya. Ito naman dito, itong public CR dito. Oh, may bandal din dito. Dami. Hindi pa rin ito natatanggal oh, itong mga bandal dito. Dami niya no. Diyos ko Lord. Hirap disiplinahin yung mga tao talaga. Iba-iba yung mindset. Oo, ito pa, may dumaan. Yun, may dumaan na ferry. Diba? Lakas ng alon.
Di ko masubukan sumakay dyan sa ferry na yan. Ano, one day masubukan natin yan. Hanggang ano yan eh, sa may Binondo, yung dulo niya. Yan, ganito yung sitwasyon dito sa may Estrella Pantaleon Bridge. So yan, maraming salamat sa pagsama sa akin mula dun sa may Kalayaan Bridge hanggang dito. Thank you, thank you. Ingat tayo lagi mga kaibigan, at God bless po sa ating lahat. Peace out.